Hello, ladies and gentlemen. Kumusta po kayong lahat, mga kaibigan? At narito na po tayo sa ating edisyon kung saan mag-check tayo ng Twitter. Yan. Kung sino na nga ba yung trending sa ating Twitter ngayon. Eto, ha? Check muna tayo. Siyempre, record muna natin yan. 3, 2, 1, record! Okay. Trending po ngayon sa Twitter, ang number one po ang si Gilang Jaydin. Pero mas gusto kong bigyan ng pansin yung Buknoy Basura. Ayan. Gusto niyo po, buksan po natin kung anong laman kung ng Twitter, ng tweets about Buknoy Basura. Tara po, atin pong tingnan. Ayan. Sinecheck po natin ngayon ang hashtag Buknoy Basura. Sabi ni Daryl, ayan, nakikita po ninyo, I see no difference at all. Hashtag Buknoy Basura. Si Buknoy at ang basura. Grabe, ang harsh naman. Ayan, basura na daw. Okay, check naman natin mga latest tweets about Buknoy Basura. Buknoy Basura, about Buknoy. Ang dami ho. Sobra, ayan, naglo-load ho siya ngayon. Okay. Buknoy Public Apology. Meron siya ulit. Panoorin nga natin. Sorry na sa kasalanan ko. Ko, nagkamali ako, wala akong alam, hindi ako nag-google, tanga ako, bobo ako at that time, pero sana po maintindihan nyo na nakikisabay lang ito po sa uso, not knowing na angry po yung nasabi ko doon, so pasensya po ng maraming pasensya po, sana po kung ayaw nyo na po sa akin, put nyo na ako, follow, i-block, i-unsubscribe, huwag nyo na po panoorin videos ko kung ikakabuk nyo rin po ng doon, pero maraming salamat po sa lahat na sumuport na noon at sa mga supporter pa rin yun. So, pasensya ko sa nasabi ko, sa nagawa ko. Wala ko ang ibang intensyon, kundi mag-entertain lang po. So, maraming salamat po. At hindi ko kayo maniwala, it's okay po. Decision nyo na po yun, wala po ko magagawa. Maraming salamat at isang malaking sorry po sa lahat ng nanonood. And, Black Lives Matter. Thank you po. Ano daw? Meron na naman siyang ginawa. Meron na naman siyang ginawa, ladies and gentlemen, may public apology. Iba pa to dun sa bisikleta, dun sa tricycle driver. I mean, girl, no matter how much you defend yourself from doing such things, you cannot change the fact that you discriminated someone. Being a tricycle driver may not be considered as a noble job, but it is a decent job. Ayan, may sinabi dito Buknoy Basura. Grabe, ang dami pong tweet laban kay Buknoy. Sobrang trending po siya. No, trending po siya number 2 kasi number 1 yung si Gilang Jaydin, pero mas gusto kong bigyan ng pansin ito, no. Nagda-down ka ng mga tao tapos kapag ikaw na hindi na down, humihingi ka ng respeto. Hashtag Buknoy Basura. Hoy, naging sikat ka dahil sa viral video mo about sa FB Elmau. Ano nang meaning ng Elmau? Laugh my ass out. Okay. Don't be so far up your ass, bitch. Sabi ni Andy. Ay, grabe. Most fakest apology videos ever. Kasama si Buknoy doon. And sabi ni Peace Minus One. Ay, nagmumura na sila. Oh, sabi niya, never okay ang maging kabit, best. Kahit anong angulo, you don't know what you're talking about. You really are a mess. Sabi niya, ala, ano sinasabi na? Nakakagigil ka. Ala, minumura na po siya, ladies and gentlemen. Oh, si Buknoy. Meron ng hashtag Buknoy Basura. Di talaga umuulad yung mga tricycle driver. I'm apology. Sorry. Hashtag Buknoy Basura. Sabi, LOL, entertainment daw ginawa niya. Pwede naman daw pala unfollow and unsubscribe. Go na Mars, hashtag Buknoy Basura. Buknoy Public Apology. Ala, grabe, mukhang plastic ang pag-apologize mo, Buknoy Basura. Bye-bye, subs, and Buknoy Career. Buknoy Glamour. Ayan, dukhang to. Pinoto shoot ang 95 pesos tazo juice ng Starbucks. Sarap paliguan ng cafe americano para maglaho na. Ala, ito oh. Ay, oh, ayan, binabas siya. Naku. Ayan, ito naman si Aaron Buknoy namin nung 90s is Buknoy the Fighting Ball. Yung Buknoy ngayon, Buknoy Basura, sabi ni Aaron. Mukhang famous sa Instagram. Hashtag Buknoy Basura. Buknoy Public Apology. We stan. At Mimiya, Buknoy Basura. Bakit? Ano naman to? Tricycle driver tatay ko, pero may, ano yan?
pero may diploma, nakatapos ng pag-aaral, nag-aantay lang ng magandang opportunity. Digital talaga ang karma, sabing ganyan. Oh, ang dami na. Book na glamour. No mass testing, okay. Okay, mas unsubscribing, mas disliking kasi hashtag buknoy basura. Grabe, ang dami. Ala! Ayan o, hehe, next time ka na mag-sorry buknoy kapag educated ka na hashtag buknoy basura. Hindi kasi talaga eh, sabing ganyan. Ayan po yung mga tweets sa ating Twitter, no? Ayan, kung gusto niyo pong bisitahin ang aking Twitter, punta lang po kayo sa @chicotito971 sa Twitter. Ayan. Hashtag Buknoy Basura. Okay, proud tricycle driver here. Hashtag Buknoy Basura. Sabi ni Marvin Minguez. Follow back. I just hope my papa, who's a tricycle driver too, won't see the issue regarding this piece of crap. Kapal ng mukha mo, sabi. Hashtag Buknoy Basura. What happened, little human? Use your platform wisely. Hashtag Buknoy Basura. Yan po yung mga tweet, mga kaibigan. Sa about Buknoy Basura. Again, muli po natin balikan yung issue, no? Ito pong si Buknoy Glamour, yan po yung kanyang pangalan talaga, no? Sa YouTube yata or Facebook. And nagba-vlog po siya. Ang sinasabi niya doon, yung mga taong walang mararating, no? Kagaya nito. Padaan ngayon yung tricycle driver. Tapos, pinahay niya pa yung tricycle driver na yon, no? Without knowing, nung hindi alam ng tricycle driver na pinapertain na siya as walang mararating kagaya nito, na wala daw narating. Grabe, nakakalungkot. Okay, sabi naman ni hashtag by BL World, my uncle was a tricycle driver. He never meets his family since his wife fucked up and watching the video while you saying that it's okay na mga liwa. Sarap mo bigyan ng utak, buknoy basura. This is where the trash supposed to be, para walang kalat. Hala, grabe. Hashtag Buknoy Basura Basura as always. Sabi naman ni Joff, hashtag Buknoy Basura is still trending. Without further ado, simulan na natin Buknoy. Hashtag Buknoy Basura, sabi ni Loy D. Reyes. There's a huge difference. Grabe. Guys, report natin natin yung YouTube channel ni Buknoy, sabi niya ngayon. Yes, pwede niyo pong gawin yon. Kapag ka meron po kayong video na hindi nyo po nagugustuhan, kahit sa Facebook pwede rin po yun eh. Pag may video kayo na hindi nagugustuhan, bukod sa i-dislike nyo po ito, i-report nyo po ito. Pwede po yun, kahit yung mga nagko-comment, pwede rin silang i-report eh. Actually, lahat pwedeng i-report sa YouTube, sa Facebook, sa Twitter, pwede po nating i-report yung mga yan. Okay? Ailani Autumn, that's the consequences of being an influencer, and every single influencer should know it. Maraming bagay ang mangyayari if you don't watch your words. Okay? Tama, totoo yan. Lagana pa naman ngayon. Alam mo, di ba, ito ngayon freedom of the press na tinatawag nila, mga kaibigan. Kung saan, with the power of technology right now, no, lahat tayo meron tayong cellphone, lahat nakakapag-express ng kanyang sasabihin. Alam mo, kami nga, di ba, syempre, mascom po kami. May tinatawag pa ngang loss on mass media eh. Eh, ito pong cellphone na to, it's a form of mass media. 'Di ba? Social media nga siya eh. Social media or mass media. Lahat ng may access sa Facebook can now become a journalist, no? Lahat ng pwede mong sabihin diyan, pwede mong sabihin, i-post. Kaya nga marami nag-rant eh, 'di ba? Nandiyan lahat. Kaya 'yun, napaka-importante ng pinag-aaralan muna 'yung mga ganyan. Kaya lang, syempre, may ease of access tayo ngayon. So lahat pwede na mag-post, lahat pwede maging vlogger, lahat pwede maging public personality, di ba? Okay, tuloy na natin to. You even say na lahat ng drivers, kaibigan mo, and kabiruan mo, girl, don't use that to sugarcoat what you've done. What a clout chaser. Ano yun? Ano ba yung English doon? Ang lalali, pang matalino. Maghahanap pa tuloy ako ngayon ng dictionary. Ano yung clout? Okay. Minowa, nice one. This, ayan, hashtag Buknoy Basura. Perhaps the achievements he's talking about is getting canceled before even making it to spotlight. Elmao, yan. Ito naman, anong sinasabi naman niya dito? Okay, para sa'yo naman, hindi naman lumaki yung ulo ko. Like, kung lumaki yung ulo ko para sa'yo, okay, fine. Para sa'yo lang yun, okay? Para sa'yo lang yun. At isa pa, kung mayayabangan ka sa'kin, interpret na mayayabangan ka sa'kin, well, kailangan naman siguro dapat mag-ibang kasi minsan kasi diba na-achieve ko yun eh. Well, hindi ko naman kasalanan kung wala ka pa na-achieve ko. Wow! Naman,
Grabe ang yabang niya. Kaya daw siya nagyayabang kasi may achieve naman daw siya. Hindi naman una hindi daw siya nagyayabang. Tapos pangalawa, may pinagyayabang naman daw siya. Grabe, nakakaloka. Best. Ang lumaki agad ang ulo. What's with the sense of entitlement? Humility is everything, best. You're a mess, buknoy basura. Alay na ano na talaga siya. Bad yun ha. Alam mo kahit anong marating mo sa buhay, anak. Kahit ikaw pa maging presidente ng Pilipinas, so ikaw ang pinakamayaman na tao sa buong mundo. Humility is the key. You know why? God hates arrogant people. Ayaw ni God ng ganyan. Ayaw ni God ng arrogant people. Tsaka ayaw ni God na pinapakailan yung camera ko. Okay. Tama naman, di ba, no? Respect their job like how we respect your flag. Oh, ano pertaining to ano na po ito? To LGBT kasi rainbow, di ba? Ayan, no? Si simp. Hashtag buknoy basura. The last thing we need right now is negativity. Kindly boycott and follow and report that buknoy person. He doesn't deserve our attention. Sabing ganyan. Okay, andami pa po. Andami pa pong, ayan, latest. Check natin yung mga latest. Sobrang dami pa po na lumalabas about buknoy basura. Sabi ni, ayan, buknoy basura, ba't Toyota lumabas dito? Ay, pinopromote. Hashtag buknoy basura. Okay. Aha. Ano to? Si Buknoy Glamour. Buknoy, mag-public apology ka sa mga fans mo about the tricycle driver, pati na din yung mga na... Pati na din yung sa N-World, idamay mo na, sayang naman yung mga supporters mo sa YouTube channel mo. Tapos na-reply, anong pakialam ko sa mga hampas lupa na grabe, totoo bang si Buknoy to? Sa mga hampas lupa na tricycle driver na yan. Kahit na magkaroon ako ng madaming bashers, at least trending ako ngayon. Pati yung sa N-World, like, da, ang papangit kaya ng mga negro. Ha? Sinabi niya yun? Totoo ba to? Kahit na mag-unsubscribe sila sa YT ko, magpo-post lang ako ng video na kunyari mabait ako, tapos ayun, boom, magsusubscribe na naman ng mga utong-utong yan. Sabi niya, kasalanan nila yan. Bakit? Kasi hindi sila nag-aral. Ayan, tuloy sila mga hampas lupa sila ng mga driver. Kahit matigi silang lahat sa COVID-19. Totoo ba to? Tingin ko hindi na totoo to. My name explains everything. Ask Buknoy, feeling guwapa, dakpo. Being proud is way different from being boastful and bumptious. Reserve, remember that Buknoy Glamour. Buknoy, ayan. Okay, sige. My father and two, sabi ni Reagan, my father and two of my older brothers were truck drivers before. Gigising sila ng 10 p.m. para bumiyahe. Then afternoon, the next day uwi nila. And I graduated college dahil napakalaking tulong nila. Kapal ng mukha mo. Hashtag buknoy basura. So, yan po mga kaibigan. As of today, July 4, 7:38 ng gabi ang latest tweet. No? So, again, check natin, ladies and gentlemen. Hashtag buknoy basura. Trending number one sa Twitter. Trending number one na po siya sa Twitter. Kanina number two, ngayon number one na po siya. Hashtag Buknoy Basura. Okay? So, screenshot natin yan. Yon. Tapos, hindi na naman nagre-record. Nakakainis, di ba? Oh. Hindi na naman siya nagre-record. Pasaway ito. Oh. Okay, so, that's it for now, mga kaibigan. Maraming salamat po for viewing, for watching my video. I am DJ Chico Arellano. Nagsasabing enjoy the rest of the day and God bless! Ano yung nafe-feel ni Buknoy Glamour, pero please lang, stop. Thank you. Hello po sa lahat ng nanonood ngayon. Ako po si Buknoy Glamour. For sure, kilala nyo na po ako. Gusto ko lamang humingi ng tawad sa mga nagawa kong kasalanan dahil inaamin ko po na mali ako sa part na hindi ko nilinaw yung sinasabi ko. Hindi ko in-emphasize kung ano yung gusto ko sabihin. Pero, ayun po, gusto ko lang humingi ng apology na pasensya na ho sa lahat ng nagawa ko. Or sa mga nagawa ko, gusto ko lang sana linawin sa inyo na hindi po ako nagsasalita against tricycle drivers, sa mga nasaktan, na-offend, na-galit, na-ines, na-bad trip, na-buisit. At syempre, na-down na tricycle drivers, wala po akong minamaliit. Sa video na po na yun, kung panonoodin nyo po yung vlog ko, malalaman nyo po kung ano yun. Pero kung paniniwalaan nyo po kung ano yung mga video na kumakalat ngayon, wala na po akong magagawa. Pero ang katotohanan dun po is, wala akong sinasabing mali.
na gusto kong malaman nyo na wala akong sinasabing mali, na ginugusto ko, and also wala rin akong gustong sabihin na masama about tricycle drivers, dahil simulat sa pulpo, lahat ng tricycle driver dito, kaibigan ko, kabiruan ko, kagaguhan ko. The same time, nung grade 1 pa ako hanggang grade 7, sinasakyan ko yan, binibiro ko yan, lahat ng kabiruan na ginagawa namin, yun lang din yun. Pero gusto ko na sabihin sa inyo na lahat ng tricycle driver dito, kilala ko, katropa ko, kabugbogan ko minsan at katrip ko, pero sana maintindihan nyo na lahat ng tao nagkakamali. At ako, nagkamali ako. Pero gusto ko lang din mag-sorry sa lahat ng taong hindi alam yung buong kwento, na patuloy pa rin na naninira. Pero sana po, wala na hong mangyaring paninira sa social media, dahil wala na po akong ginagamit na social media sa ngayon. At sabihin ko po sa inyo, wala po akong against sinasabi sa mga tricycle driver, sa mga marangal na nagtatrabaho dyan. Proud ako sa lahat ng tricycle driver, at hindi nyo pa for sure nakikita ko ano yung mga pinagagawa kong mabubuti, kundi nakikita nyo is yung mga bad sides na ginagawa. Pero maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood, at patuloy pa rin na manonood. At please lang po, wag na po tayong mag-spread ng fake news, dahil mas lalong lumalala po yung tingin sa akin ng ibang tao. Yun lamang po. Maraming salamat. At lastly, sorry po. Yun lamang po. Lastly po, wag po tayong magpaniwala agad sa mga sabi-sabi ng mga fake accounts dyan na nag-i-spread ng fake news. Wala po akong sinasabing ganito, dahil hindi po ako ang may account nito. At isa pa ho, hindi na ho ako masyado nagsa-social media ngayon, at sobrang hirap isipin, ang hirap damdamin ng mga pinagdadaanan ko ngayon. Pero wala po akong sinasabing ganito. So please, be aware of this page. Report this page for spreading fake news. At sa mga fake accounts dyan po, please, be aware. Alam nyo na po ang tama at mali. At ako po, nagkamali ako. Pero sana kayo din alam nyo kung ano yung tama at mali. Maraming salamat po. And I apologize sincerely. Again, this is Buknoy Glamour. Sorry po, pasensya na. Maraming salamat. And please, lahat po tayo alam na marunong na tayong mag-edit sa lahat ng oras na to. Pero please, stop editing fake conversations na hindi naman po talaga totoo. Kaya sa mga taong pilit pa rin na minamali ako sa mata ng iba, please, hindi, tigilan nyo na po yan. Hindi po kayo nakakatulong sa sitwasyon na nangyayari sa akin ngayon. Sana, ma-feel nyo kung ano yung nafe-feel ni Buknoy Glamour, pero please lang, stop. Thank you so much po.